ipamamahagi ko sa inyo mga ka-teach ang tunay na kahulugan ng mga batong sunog kung saan sadyang ginawang palatandaan ng mga Japanese Imperial Army sa pagtago ng mga kayamanan sa ilalim ng lupa. At maliban pa dito sa continue dig under or digging under, meron pang mas higit pang kahulugan dyan mga ka-teach. Base yan sa turo sa akin ng mentor ko. Kaya ito ang tatalakayin at pag-uusapan natin sa content na ito. Dagdag kaalaman na naman mga ka-teach. Okay, ito na mga madam at mga sir. Umpisahan na natin lalo na sa nag-request dito sa content na ito. Kaya dito tayo magsimula. Nandito ang ginawa kong example illustration para masundan talaga ninyo ang sasabihin ko at mapapaliwanag sa inyo ng maigi at maintindihan ninyo mga ka-teach. Napapansin ninyo kung saan may sahig na kulay itim. Ayan. At dito tayo sa kabilang example na illustration. Ayan, sahig ulit mga ka-teach. Itim na sahig. Kung saan gawa siya ng kahoy. Ayan. At dito ulit tayo sa another example. Ito naman ay pintuan. Ayan. Maintindihan ninyo ito mamaya. At ito naman ay pinaka main gate sa labas ng bahay kung saan kulay itim din. Ganito yan mga ka-teach. Base ito sa turo sa akin ng mentor ko. Ang mga illustration na ito ay sadyang mga sinaunang bahay ng mga Hapon nasa 1920s, 30s, 1930s, 40s, mga ganito mga ka-teach, or 1910. Ganito ang mga disenyo ng bahay nila doon sa bansa nilang Japan. Ayan. At dito na tayo sa example nating pangalawa kung saan mga batong sunog na kulay itim sadyang sinunog bilang palatandaan mga ka-teach sa pagtago ng mga Japanese Imperial Army ng mga kayamanan sa ilalim ng lupa. At dito na tayo, madalas marami tayong mga kasamahan lalo na doon sa nagtanong sa akin na nakaka-encounter sila ng batong sunog sa paghuhukay nila kahit umabot man ito ng 4 feet 6.5 under to 7 feet or 9 feet pa ilalim. Pag nakatagpo kayo ng ganito mga ka-teach na nakalatag sa ilalim, ibig sabihin sa kodigo natin or mga kopya ng kodigo natin, dig under or ipagpatuloy lang ang paghukay ninyo. Pero ang tunay na kahulugan nito mga ka-teach, napakita ko na dito sa nauna. Ayan, pinto or main gate, pinto ng bahay kulay itim, sahig. Ayan. Para sa mga mabilis makapick up ng idea, alam ko nakukuha na ninyo ang ibig kong sabihin. Kaya pag nakatagpo kayo ng mga ganitong forma sa ilalim, batong sunog, sadyang nilagay at gawa talaga ng tao, alam na mga ka-teach, doon sa mga mabilis makakaintindi, ibig sabihin nasa pinto
pa kayo or main gate. Ngayon, dito tayo sa pangalawang illustration natin, mga katiits. Ayan, nakaplat ang pagkalagay. May iba't ibang meaning pa rin yan, mga katiits. At hindi ibig sabihin porket nasa pinto na kayo or sahig, deposit na ang kasunod niyan, mga katiits. Medyo mali yon ang pagkakaintindi ninyo. Kaya nandito ang ginawa kong pangalawang example. Pwedeng nakaliter C ang pagkalagay. Ibig sabihin, under siya, mga katiits. Ayan. At pwede rin na, balik natin to, pantay ang pagkalagay, flat, at may kapal itong 3 feet na sadyang mga batong malalaki na sinunog. Ibig sabihin, doon na papasok ang load lock position. Kung ano ang pagkalagay niya, pa-flat, ibig sabihin, under yan. Sundan lang pa ilalim kasi nasa sahig pa kayo or nasa pintuan or nasa main gate pa lang. Pag letter C naman, doon naman natin ibase sa kodigo natin. Under pa rin yan. Papunta sa ilalim. So, balit dito sa pangatlong illustration ko, magkaiba na sila, mga katiits. Kung mapapansin ninyo, naka-slant at ito yung mga batong sunog. Ayan. At halimbawa lang, kayo ito na naghukay at natamaan ninyo ang mga batong sunog kung saan sinadyang nilatag sa ilalim na makapal. Kailangan bantayanan ninyo ang lawak ng pagkalagay, mga katiits. Ibig kong sabihin, kung pwede, kunin ninyo ang mga kantuhan para malaman ninyo kung ano ang posisyon ng pagkalagay. At doon na rin papasok ang load lock position. Ibig sabihin, load lock position, mga katiits, plastada ng pagkalagay, kung saan yun ang susundan mo. Pag ganitong mga plastada naka-slant, ang dipinsa nito, mga katiits, papunta dyan. Ayan ang direksyon niya. Sa madaling salita, kung magpatuloy kayo maghukay papunta sa ilalim, kasi ito ang hukay ninyo, gumamit tayo ng ibang kulay para maintindihan at maunawaan talaga ninyo, mga katiits, kasi hindi biro ito. Yan ang hukay ninyo pa ilalim. At yan ang sinusundan pa rin ninyo. Nako. At ang ginawang palatandaan base sa load lock position niya papunta dito, pa-slant, at ang hukay naman ninyo padritso sa ilalim. Nako. Lihis na yan, mga katiits. Lilihis kayo sa tamang direksyon or pagsunod sa target. Yan ang mga kadalasan problema ng mga kasama natin, kasi madalas bungad pa lang, 12 feet, under, 9 feet, 12 feet, 18 feet, natatagpuan nila ang mga batong sunog. Subalit ang kasunod niyan, lalo na't hindi nag-iwan ng sign sa ilalim, dito sa pinakailalim, hindi nag-iwan ang mga Japanese Imperial Army, walang sign dyan. Nako. Yun ang problema, lalo na't hindi nabantayan ang load lock position niya, mga katiits. Ayan. At dito tayo sa pangalawang illustration natin. Pag ganito naman, nakatayo, pabulusok sa ilalim, at may kapal itong, may mga ganitong plastada, mga katiits, sa ilalim. May kapal itong 9 feet, 12 feet, ibig sabihin, mga katiits, bantayanan ang magkabilang kanto. Ayan. Huwag na huwag ninyong susundin ang direksyon pailalim, kasi lilihis kayo, mga katiits, pag ganito ang pagkalagay ng mga batong sunog sa ilalim. Ayan. Pag ganito naman,
ang akala ninyo or akala ng iba. Nakaliterse siya, tuwang-tuwa kayo. At ipalagay na lang natin ang kapal na ito na nasa mga 4 feet, 9 feet, 12 feet. Diniritso pa rin ninyo mga ka-TH. Pailalim. Subalit, ang plastada nito, kung mapapansin ninyo, may patulis sa gilid. Ayan. Nakaliterseng ang ibabaw or nakaliterseng ang pagkalagay sa ibabaw. At flat naman ang pinakasahig niya. Subalit, may patulis at hindi ninyo nabantayan. Nako. Diretso pa rin kayo pailalim. Yun ang malaking mali mga ka-TH. Dahil ang travel order sign niya, itong dulong ito. Ayan, ang tamang pagsunod sa ganyang plastada mga ka-TH. At nagdidepende rin ito sa lalim. May mga ganito mga ka-TH na umaabot sa 45 feet under. Pero madalas talaga base sa experience ko, nasa 12 feet talaga nag-uumpisa ito na makapal. Kasi ilang beses na ako naka-encounter nito. Pero kung nasa malalima na na-encounter ninyo ang mga ganitong pagkalagay, bantayanan talaga mga ka-TH. Dahil maaari kayong lumihis sa tamang direksyon. Kaya ang payong kaibigan ko, kunin ninyong buo ang batong itim na yan or mga batong sunog para mababantayan ninyo kung ano ang hugis nila sa pagkalagay para masundan ninyo ang sinasabi kong load lock position. Pumitik. Ayan. Masanayan yan. Base sa pagkalagay. Ngayon, nandito ang pinakahuling example ko para maunawaan talaga ninyo mga ka-TH. Kasi ang mga palatandaan ito, binasi ito sa mga pintuan. Ayan, pintuan ng bahay, pintuan ng gate, or mga sahig nila. Dahil ginamit nila yan upang hindi makalimutan. Diyan sila nagbase mga ka-TH. Kaya ito ang ginamit nilang sikretong paraan para hindi makalimutan. Sahig. Ayan, kulay itim. Halos lahat yan mga ka-TH sa panahon na yon. Tulad ng nabanggit ko kanina, 1910, 1920, 1930, 1940. Ganon ang mga disenyo sa bahay nila. Ituloy natin dito sa panghuling palatandaan mga ka-TH at example para maintindihan talaga ninyo. Ayan, isang halimbawa na lang. Ang entrance nandito ang entrance banda. Kasi may daanan pa oh. Ayan, papasok doon sa mismong loob ng bahay. Kumbaga, liliko ka papunta doon sa loob ng bahay. Ito yung pinaka pinto ng loob ng bahay. Subalit, nandito ang bandang daanan sa gate or bandang daanan ng gate. Ganito ang sistema nito mga ka-TH. Hihalin tulad na lang natin sa pagpasok mo sa loob ng bahay. Kailangan mong dumaan muna sa gate at ipagpalagay na lang natin ang natagpuan ninyong mga uling sa paghukay ninyo. Nangangahulugan pa ito na nasa gate or pinaka entrance pa lang kayo. Papasok mismo sa loob ng bahay. Ayan. Example lang ito para maunawaan talaga ninyo. Pagdating sa loob ng bahay, nagdidepende pa itong bahay na ito kung may bantay na mga aso. Ibig sabihin,
yung mga bantay na aso, yun ang maging trap sa ilalim. Tulad dito sa ginawa kong illustration. Ayan. Pag nakapasok na kayo at nakuha ninyo ang tamang daanan na yan, bantayanan ang mga sunod na sign sa ilalim dahil hindi magkalayo, mga ka-teach. Tulad dito sa ginawa kong illustration or example or paliwanag, papasok ka pa lang, may hindi mo alam may bantay na aso pala, nako, kakagating ka talaga, mga ka-teach. At yun ang yung trap sa paghukay ninyo. Pagdating dito sa pinto ng bahay, kulay itim na naman yan. Ibig sabihin, dito sa mga hukay ninyo, kung pinto na talaga yan papunta sa loob ng bahay, malapit-lapit na kayo sa target niyan, mga ka-teach. Ngunit, kailangan pa rin sundan ang tamang direksyon para makapasok kayo sa master bedroom. Ibig sabihin, yung master bedroom, mga ka-teach, yun yung lagayan ng mga kayamanan. At dito natin ikumpara. Pag nakapasok na kayo doon, maghahanap pa kayo ng ibang sign para mapasok ninyo ulit ang master bedroom. Ayan, hindi dito babanda ang kwarto. Ganon din yan sa pag-treasure hunt, mga ka-teach. Ibalik natin dito. Kailangan mo pa rin or kailangan pa rin natin sundan ang mga ibang sign para matumbok talaga natin ng maayos kung saan nilagay ang deposito. Ganon ang naintindihan ko sa sinabi sa akin ng mentor ko, mga ka-teach. Dapat masundan ng maayos ang mga sign para makuha mo ang target kung magbabase ka sa pagsa-sign reading. Hindi magkalayo dito sa illustration na ito kung saan piniliwanag ko ng maayos sa inyo. Ayan. Okay, sa pagkatapos dito sa simple content natin, mga ka-teach, sana may nakuha kayong mga simpleng idea nang sa ganon madagdagan ang inyong kaalaman pagdating sa treasure hunt, lalo na dito sa batong sunog or mga batong sunog na sadyang nilagay bilang palatandaan. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat, mga ka-teach.